Pero sabi nga, walang perfectong mundo, walang perfectong buhay. Kaya bagay na, para tayo maging masasayangin sa buhay, ay ipagpasalamat natin sa Diyos kung ano meron sa ating harap o sa ating tabi. Kaya kung maalala ninyo, there was a time I would say Manila comes first. The reason behind is that we're all just human beings. We make mistakes. Sometimes we face failures in life because we are right. But with the guidance of the Lord, most likely, ituturo sa ating namnaming puso ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat kahit yung pamahal ang pinakarap natin sa buhay. To our school directors, especially si Father Munda na matagal ko na makilala at ang ating mga kapanigan, sa ating mga punong guro, sa ating mga guro and non-teaching personnel of the two institutions, to the proud parents, malamang sa inyo pinitipid ngayon na nagirapos ninyo ang inyong bagamat araw-araw na ginawa ng Diyos, marami tayong suwiran yung pinaharap sa loob ng bahay, economically, psychologically, emotionally, or relationship. The thing is, we're here today, all of us, celebrating particular success or steps in life that your son, daughters, or your children have achieved today, and you're witnessing it. Kaya congratulations sa mga magulang, nanay at tatay at ang mga pinakapaborito ko, mga lolo at lola, mga senior citizen na ating komunidad. Congratulations! Pagamat marami tayong sinusuko araw-araw sa ating pamumuhay o what we call the cost of living, hindi naging palintanan sa atin yun na maging gabay at ulat ng ating mga anak o apo na makamit nila ang talumpay na kanilang kaharapin ngayong araw.